Guys, gagawa po tayo ng Oreo cake. Ayan, kung marami po kayong Oreo, pwede po kayong gumamit ng mga tatlong ganito. E ako, isa lang mayroon ako. So, ayan lang. Tapos, apat na itlog. Half cup of milk and half cup of oil. Yan, pagsamasamahin at i-blender. Dahil nga sa wala akong blender dito, nasa kabila, ang gagawin ko is dudurugin ko muna itong Oreo biscuit, saka ko hahaluin yung mga ingredients. Sundan nyo po ang aking video. At ayan na nga po guys, ang ating dinurog na Oreo biscuit. At idagdag na natin ngayon ang ating apat na itlog. At ang ating oil. Ayan. Half cup of oil. And then yung ating milk. Half cup of milk. And then mix together. Again, kung may blender po kayo, i-blend nyo po. Ako kasi wala akong blender dito. Nasa kabila. So, i-mix lang natin siya. Ayan, ganyan lang. Hand mixer lang po tayo, mga lalaps. At ayan na, mga lalaps, ang ating na-mix na Oreo. Tapos half cup of milk, half cup of cooking oil. And then, i-add na po natin ang ating sugar. Ayan. Haluin lang din. Add din natin ang ating flour. 1 cup of flour. And then haluin lang din. Ayan, haluin na natin ang ating dandan lang para hindi matalsik. And then, ilagay na natin ang ating 1 tablespoon of baking powder. Ayan, ito na yung ating 1 tablespoon of baking powder. At ang ating vanilla. Ayan, kunti lang ang ating vanilla powder kasi nga hindi siya maganda sa pagka madami. Para sa mga ano, sa mahilig sa mani, ako kasi mahilig din ako, so dadagdagan ko siya ng dinurog na peanut. And then, ayan ang ating dinurog na peanut. Ito ay optional lang po kung gusto niya lang, mga 2 tablespoon yun. And then, ilang mga 2 tablespoon din of sunflower seed, o diba? Masarap kasi pag maraming mani. At yan, haluin lang din natin. Dali kasi ano, hindi siya nahahalo ng maayos. Ayan, haluin natin siya ng maayos, mga lalaps.
natin siya, ilagay na natin siya sa ating baking pan. Ayan. Tuwin natin siya sa 390 degrees Celsius and cook for 35 minutes. At ayan, mga loves, takpan natin ng aluminum foil ng ating mixture para hindi malalabs. Na-preheat na po natin ng ating air fryer oven. So ayan, ilalagay na natin yung ating mixture. Tansyahin nyo na lang. Depende kasi sa gamit ng oven nyo. Ito, inunyo siya ng 35 minutes. Kumilig siya. Labs, after ng ilang minuto na ba? 22 minutes. Tignan na natin kung ano lang nangyari. So, yun na guys. Tinanggal na natin yung kanyang ayun nangyari sa kanyang ano, parang naluto na yung ilalim. So, ibalik natin siya, lutuin muli natin siya ng mga 15 minutes pa. So, ayan guys, isasalang natin muli. Pero hindi na natin siya tatakpan kasi ang lulutuin na natin ngayon is ang kanyang ibabaw. So, ilagay na natin muli siya sa ating fry oven. Ayan, may remaining pa tayong 7 minutes. So, after nyan, i-check natin ulit kung luto na. Lalabs, ito na po yung ating cake. O, diba? Ayan na. Kainan na. Thank you so much for watching. Pag nakagawa kayo ng sarili nyong ganitong cake, katulad ng aking ginawa, i-comment nyo po sa baba para malaman ko na nakagawa na rin po kayo ng ganitong cake. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless everyone.